everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Monday, June 27, 2022. Mga kaibigan, at maraming pong salamat. Please click subscribe. Subscribe button po tayo sa baba. Also, please don't forget na meron din po tayong notification bell. I-click po yung notification bell sa tabi ng subscribe button. Para po malaman niyo po kung mayroong mga bagong uploads or mayroong mga bagong live streams na bagong upload, ma-notify kayo, di ba? And huwag niyo rin po kalimutan na meron din po tayong Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jared. Please follow and like na rin po yung ating Facebook page. Mas updated po yun, mga kaibigan, dahil lagi po akong nagpo-post dyan. Lahat ng mga kalokohan at kabalbalan dyan ko pinapost sa ating Facebook page. Ayan na nga, mga kaibigan. So, today is the 27th. Malapit na, mga friends. Malapit na. Malapit na ang inauguration. Ilang araw na lang. Inauguration na. Kaya, mga kaibigan, ang ating mga ano, ang mga dilawang pink sa tabi-tabi, may ganyang klaseng drama kung ano-anong pinagsasasabi. House? No, this is not our house. This is not our house. Currently, nasa ano po tayo? Nasa ibang lugar po tayo ngayon. Nag-livestream tayo sa ibang lugar at tayo nasa ano? Nasa somewhere. Hindi ko na sabihin kung saan. We're out of town dahil sineselebrate po natin ang birthday ng ating bunso. Ayan. So, meron kaming pa-special something sa bunso namin. Kaya, ayan. Siyempre, kailangan nating ano, di ba? Family first. O, siyempre, kahit may mga trabaho tayo at everything, unahin natin ang pamilya. Umiilaw yung pool. O, umiilaw talaga siya. Pero mamaya mamamatay na yan. Mga 11 o'clock. Sinabihan kami. Papatay na po namin yan ng 11 o'clock, ha, mga ma'am, sir. Okay, so, yun. Mamaya wala na yan. Simento na lang makikita niyo dyan. Tsaka tubig. Yun na lang. Tsaka kung sino man yung dumadaan-daan dyan sa likod. Ala, yan na. Andito si Rambo Talabong. Ayan. Si White Rabbit. Hindi ko pa nakikita yung comment niya, eh. Sorry. And totoo lang, I don't care. I don't care kay White Rabbit. Bahala rin sa buhay niya. Coach, dahil ano masasaya mo sa incoming na PPA? Diyos ko, huwag niyo akong tanongin tungkol dyan. Huwag niyo tanongin tungkol dyan. It's not my place to say anything. I'm not in a position to say anything at all. Pero to be fair, let's wait. Inihintay natin yung sagot din ng kabila. To be fair. Pero wala akong... Currently, wala akong opinion dyan. Wala akong opinion dyan, mga kaibigan. I don't have an opinion. I'm not pro or anti the appointment or yung alam niyo naman kung ano yung balita diyan. So I currently have no opinion of it. So siguro someday, siguro. Pero not anytime soon. I'm not in a position to say anything about it right now. Pero kung ano, 'di ba? Kung if it's a bad bet, edi it's a bad bet. Kung hindi, edi hindi. So, di ganun lang 'yun. As of today, everything is just an allegation. It's just an allegation, wala pang. There's nothing. Let's wait for the response. Hilaw pa. Saan na tayo magre-react pag medyo hinog na? Hilaw pa. Ayun. Uy, si Hopper the Explorer dito ulit. Sir, welcome po sa ating channel. Welcome po sa ating channel. So, ayan. Ayun. Shoutout kay Hopper the Explorer. By the way, puntahan niyo yung kanyang Facebook page. Puntahan niyo rin yung kanyang ano, yung kanyang TikTok kasi yung kanyang TikTok na-ban. Na-ban niya ata sa TikTok. So, there. Jojo Cristobal, sabi ni Jojo Cristobal, allegation that is true, that is subjective truth. Can only, sabi nga ng Court of Appeals, ng Sandigan Bayan, truth will only be ferreted out if the evidences are presented. Sabi. Kapag naipakita na lahat ng ebidensya, saka lang tayo makakakuha ng katotohanan.
So, hintayin natin lumabas sa ating ebidensya kasi right now there's nothing. Just an allegation. Wala pa eh. Wala pang, there's nothing yet. Hintayin natin. Sabi ni Steph D, Coach, how about your say on TP's accusation kay Attorney Vic? Again, I have no opinion. Wala akong opinion. TP's a friend or a person that, kumbaga parang ano, kumbaga kabrad ba? Kabrad sa ano, sa pagtatanggol sa katotohanan. So, whatever he did it out of his own convictions, sa kanyang sariling paniniwala, eh tama. Ngayon, kung tama man yun o mali, it's his call. Tayo na yung magsasabi, tayo, kumbaga, again, hanggat walang ebidensya na magsasabi pro or anti, edi wala tayong opinion about it. Hintayin natin yung ano, yung response ng lahat. Mahirap man eh, pumanig sa ngayon. Hello pa nga. And besides, meron ka pang committee on appointments sa Senate, meron ka pang commission on appointments, mas masasala pa yan. Di ba si, naalala ko si PRRD dati, nagpasok ng ilang ano, ilang miyembro ng CPP, NPA, NDF, tatlo yata o apat. Ni isa sa kanila wala nakapasok, pero in-appoint ni PRRD. Di ba? Ni isa sa kanila hindi lumampas ng court of appeals, ng commission on appointments. So, I mean, it's meron pang committee on appointments, meron pang commission on appointments. So, hintayin natin yun. Masasala pa yan. Masasala pa silang lahat, mga kaibigan. Maniwala kayo. Masasala pa silang lahat. Marami pang pwedeng mangyari. So, hintayin natin yun. Mahirap magsalita ng tapos, mga kaibigan. Baka sa ending, tayo mapahiya, di ba? Alam niyo naman tayo. Maingat! So, yun. So, until everything is there and everything is discussed, saka natin pag-usapan, di ba? Hintayin natin. Huwag tayong ano, atatitat. At huwag din tayo masyado mapag-usga, di ba? Baka mamaya, di ba? May iba palang kwento na hindi natin alam. So, na-addict daw sa... Ay, salamat, Hopper the Explorer. Na-addict daw siya sa live stream natin. Thank you very much, sir. I try to be as addictive as possible. So, ayan. Yun na lang. Hanggang doon na lang. Rio Shapir, salamat po sa inyong super chat. God bless po. God bless. Teka, hindi ko makita yung... Ito yung mahirap pag nagda-live stream ako sa labas. What do you call this? Ito yung mahirap kasi lahat ng resources ko nasa bahay namin ngayon, hindi ko makita yung mga ibang files. Ayun yung mahirap. But anyway, si Benito Tapiseria nagbigay din ng kanyang stars. Hola from Arizona. Keep up the good work. Thank you very much, Sir Benito Tapiseria, sa inyo pong stars. And God bless po. Okay, so, anong masasabi ko sa pangsasnub kay Banat Bay ng mga DDS? Deserve po ba? Well, di ba, sinabi nga niya, siya rin ang nagsabi na ano, wala na rong, na ang DDS daw ngayon ay dumagoso diehard supporters o diehard dumagoso supporters. Parang ganun na yata. It's but the consequence ng kanyang ginawa, di ba? Inilien out niya yung mga taong sumusunod sa Pangulo Duterte. Wala siya. Discarding niya. It's, anyway, ganun talaga. Anong pilit natin, di ba? Hindi natin pwede ipilit yun. Ito nangyari, mga kaibigan, kanina. So, ang balita kaninang umaga ay nag-oath-taking na si Risa Ontiveros sa opisina ni Lenny Robredo. Okay? So, pinangasiwaan ni Vice President Lenny Robredo ang oath-taking ni Risa Ontiveros ngayong Lunes, June 27. Kasama ni Ontiveros ang kanyang mga anak na babae. They are all girls. Pareho sila ni Lenny. They have 3 daughters and they are all girls. Tatlo ba?
Tama ba? 1, 2, 3. Tama, tatlo nga. They both have 3 daughters and they're all girls. Yan ang drama. Anyway. Ay, nako. But anyway. Hala, ba't parang hindi gumagalaw yata yung ating ano? Ayun, gumalaw. Aha, Sir Cesar Laboriante, salamat sa inyong super chat. Ha? God bless po. Thank you very much. It is very, very much appreciated. Ayan, so, nag-oath-taking na si Senator Riza Ontiveros. Second term. Second termer si Senator Riza Ontiveros. At, mga kaibigan na, itong sinabi ni Lenny, ikaw na iyong leader namin. Hindi talaga nawala yung iyong. Ikaw na iyong leader namin. Iyong. Ay, nako. Opposition leader Robredo passes torch to Ontiveros. Ayan. Kanina po yan, umaga. Panoorin natin yung video, mga kaibigan. Kasi it's a very, very interesting situation. It's a very interesting situation, mga kaibigan. Na sila eh may ganitong drama-drama. Panoorin natin. Sabi ko kanina, we've come a long way. Senator Lisa, kakilala ko na buhay pa yung asawa ko. Dahil yung asawa ni Senator Lisa, yung mga asawin dati, ay taga-nato din. Yun yung dahilan ko bakit... Ay, hindi kita? Ay, o nga no, wait. Naputol, wait. Ganyan na lang. Pero besides being an adopted na Lemia, matagal ko na sinusubaybayan yung karera ni Senator Lisa and we are so proud of you. I have been steadfast sa pakikipaglaban para sa mabuti ko ang mahala. I have been steadfast sa pakikipaglaban sa kung ano yung mabuti at makakabuti para sa ating mga kababayan. And yung aking paghanga sa iyo ay lalo pang tumotwin. Iyong. Ikaw ay ng pagkakataon na humawak ng mapangyarihan. From being in Congress hanggang sa pagiging senador. Nagamit mo yung posisyon para maging boses ng pinakamaliliit. Nagamit mo yung posisyon para itulak yung mga pinapaniwalaan natin na dapat ganun yung mabuting pamamahala. Pagkatapos na alam na natin yung resulta ng eleksyon, tinext ko si Senator Lisa. Sabi mo kay Senator Lisa, ikaw na yung leader namin. Kaya, ikaw na yung magiging leader namin, sabi. Nasa likod mo lang kami, tutulong kung kailan mo kami kailangan. Uulitin ko yung name, Senator Lisa, na you are now the highest elected official sa posisyon. And lahat kami masaya na ikaw yung nagtitirang humahawak ng ating bandila. Kampante kami na patuloy mo Diyos. Yung lahat na pinaniniwalaan natin kung ano yung mabuti at tama sa pamamahala. At dito lang kami, laki, magsusuporta sa iyo. Kami yung mga sundalo mo na ngayon sa Visa. Kaya, yun o, sila na rin sundalo. Kung paano mo sinuportahan yung kuusang bayanan ng Pilipino, ganun din yung suporta na asahan mo lahat sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo. Kusentista, hindi niya din alam, matagal pa before the election, siya din yung unang sumusubo na magkaroon ng United Opposition. Ilang beses kami doon, marami siyang efforts na ginawa. Bago pa ako bumalaw sa Senator Lisa, bumakalaw na para magkaroon ng United Opposition. Pareho kami hindi nag-wagi. Pero masaya ako na kahit papano, andyan ka pa. Na standing strong, alam ko na hindi mo kami papabayaan. BM Jason, maraming salamat din. Not many people know na pamilya namin si BM Jason. One of our first Kalat Buhay programs was in Labunaw, Iloilo, when he was still mayor. And he was the reason why pinili namin ng Labunaw. Kasi kilala namin siya, very progressive, young politician. Hindi pala politician, public servant.
marami din yung hindi nakakaalam na si PM Jason, isa sa pinakauna na nagtrabaho para kumbinsi kay Nakuha na tumakbo. Maraming frustration siya. Ano, hindi nyo na kumbinsi? Dahil talagang ayoko nung una. Marami siyang trinabaho para kumbinsi na ako. And yung trinabaho na para kumbinsi na ako, actually, yun yung very, very crucial sa aking pag-desisyon pagtakbo. And tumatakbo siya bilang board member, pero ang inaasikaso niya yung laban natin dito sa National. And gusto ko malaman mo, PM Jason, na hindi lang ako yung papasalamat sa iyo. Pero sobrang dami namin na nagpapasalamat sa iyo. And we are so proud na you have been given a fresh mandate. Sa nalawin ka ng Iloilo, alam ko na mahaba pa yung tatahake mong daan. Iloilo? Alam ko na tataas ka pa. Tataas ka pa sa mundo ng politika. Pero alam ko din na kahit tumaas ka, kahit mas mataas yung pwesto mo, hindi mo din iiwanan yung mga pinaglaban mo noon pa at yung mga pinaglaban natin ngayon. Hindi ako nagsisisi na pumayag ako sa pangungumbinsin mo. Kahit hindi tayo nag-ogi sa eleksyon, nag-ogi tayo on so many fronts. And I look forward to continuing to do good community work with you. Not just in Iloilo, but the rest of the country. So, sabi ko sa kanila, swerte ako na this is a very important day for me kasi we are celebrating our wedding anniversary today. And kayo lang yung mag-take-off na yung araw sa amin. The past week, ang dami yung take-off dito, pero today kayo lang dalawa yung na schedule namin to take your oath. And we are so honored. Sobrang laking pasasalamat. Saka sobrang yung privilege na bago ako mag-step down, I will be stepping down in... Hindi niya talaga kaya magsalita ng improv. So, sobrang laking pasasalamat na yung dalawang pinakakahangaan namin ng public officials. Please know na sobrang mahal namin yung nanay niyo, sobrang mahal namin yung kapatid niyo. Tama na. Matiis. Wala na ako maintindihan sa sinasabi niya. O, nagpapa-thank you na lang siguro siya sa pamilya ni Rizo Ontiveros. Okay na yun. Bahala na sa buhay niya. Carry na yan. Okay, ito yung sinabi naman ni Lenny. Ikaw na iyong leader namin. O, quit na. Quit ka na, Lenny. Ikaw na iyong leader namin, Robredo said in her speech after administering Ontiveros' oath of office, recalling a text message she sent to the opposition senator after it became apparent that she would clinch a seat in the upper chamber. Ah, yun pala yun. So, text message pala yun. Text message pala yun, mga kaibigan. Hindi ko alam. Hindi ko na-expect. Text message pala yun. Okay. Kaya please know na nasa likod mo lang kami. Nasa likod mo lang kami. Tutulong kung kailan kami kailangan. Talaga kailangan ulitin. Yan o. Please know na nasa likod mo lang kami. Nasa likod mo lang kami. Minsan naisipin mo talaga parang ano siya yun. Parang grammar error. Grammatical error. Nasa likod mo lang kami. Nasa likod mo lang kami. Tutulong kung kailan mo kami kailangan. Meron pa siya sinabi na parang sila na rin yung sundalo. Anyway, sabi, lahat kami masaya na ikaw iyong natitirang humahawak ng ating bandila. Kampante kami. Edi wow. Kampante kami na patuloy mong ipapakipaglaban ang iyong lahat ng pinaniniwalaan. Ha? Wait. Kampante kami na patuloy mong ipapakipaglaban iyong lahat ng pinaniniwalaan natin kung ano iyong mabuti at tama sa pamamahala. Yun, yung sabi ni Lenny. Ito. Ito sundalo. Kami ang sundalo mo ngayon. Wow! Kami ang sundalo mo ngayon, Senator Riza.
Robredo said, kung paano mo sinuportahan ang sambayan ng Pilipino, ganoon din iyong suportang aasahan mo sa amin. Okay. So, mga ano, nagkaroon na nga ng ano, passing of the torch, passing of the baton. Ibig sabihin, dahil nga walang naipanalong posisyon, ang opposition this year, maliban kaya Senator Rizzo Ontiveros, for the position of senator, eh wala nang nagtataguyod ng Liberal Party. Wala na. Ekis na, mga kaibigan. Ekis. Pero, mga kaibigan, hindi pa rin, huwag po natin kalimutan na meron pa rin announcement ang Robredo Camp noong May 17. Nung sila ay nag-Thanksgiving party sa The Avenue. Ayan. Sa The Avenue. In-announce nila na sila daw ay magtatatag ng isang NGO na national. Isasakto talaga nila pag-umpisa ng term ni PBBM. Ngayon, marami pong umintriga dito, no? Maraming nag-react dito, ang sabi. Actually, naano nga dito si Madam Ellie, na ano siya, na nabanatan siya ng wagas dito. Dahil sinasabi na fake news daw siya dahil yung composition ng mga tao na kasali dito halos lahat liberal and para siyang shadow government. So parang yung DSWD natin may counterpart sa Angat Buhay NGO. Si HUDCC natin may counterpart kay Angat Buhay. Ang wala lang yata sila, PNP. Yun lang yata wala sila, PNP tsaka AFP. Siyempre, kasi sino bang gagawa nun? Eh meron naman sila. Friends naman nila yung ano, mga nasa Netherlands. So yun na yung yun ang PNP tsaka AFP nila. Yung mga friends nila ng taga Netherlands. Ay, ayoko sabihin, baka malibel ako. Hindi niyo ako mapapasalita. Hanggang doon lang ang sasabihin ko. Ay, nako. Anyway, so yun ang sinasabi nila, na magkakaroon nga daw sila ng Angat Buhay NGO sa unang araw ng Hulyo. Unang araw ng Hulyo, ilulunsad ang Angat Buhay NGO, bubuoin ang pinakamalawak na volunteer center sa kasaysayan ng bansa. Tuloy tayo sa pagtungo sa mga nasa laylayan at sa pag-ambagan para umangat sila. Ayun. Ang cute! Ang cute, mga kaibigan, nung kanilang gustong mangyari. It's so cute. Diba? Cute eh. Angat daw ang buhay ng mga nasa... Ayun pa rin na sinasabi nyo, laylayan pa rin hanggang ngayon. Laylayan pa rin talaga. Ang baba pa rin talaga ng tingin nyo sa ordinaryong tao. Eh, no? Laylayan pa rin talaga. Anyway, bahala kayo. Trip nyo yan. At ito yung balita naman no, nung June 2. Sinusugan niya ng mga balita eh. Robredo to pursue new chapter as Angat Buhay NGO leader. So, ito na nga talaga mga kaibigan. No? Mukhang itong si Lenny Robredo, hindi na talaga siya magiging aktibo sa politika. In a technical sense, okay, na hindi na siya, wala na siyang label na vice president or congresswoman or anything. Wala. Kahit mayor, hindi eh. Kahit barangay captain, hindi rin. Pero ang kanyang involvement will be through the Angat Buhay NGO bilang leader ng Angat Buhay NGO. At sa pamamagitan daw nito, ipagpapatuloy daw niya yung kanyang widely successful free telemedicine initiative. The Bayanihan e-consulta once her term ends on June 30, sabi ng kanyang spokes. Yun, ang drama.
So wala na siyang ano talaga, wala na siyang involvement sa politics. Most probably, yung kanya magiging involvement na lang will be through the Angat Buhay NGO, tapos kukuha lang siya ng mga volunteers or sponsors, syempre, local and international, dahil NGO, eh, pwede. Pwede na siyang kumuha ng foreign funding. Ayan na. Dito na papasok yung mga ating mga conspiracy theory. Pero hindi pa natin pag-uusapan niya ngayon. Sabi ko nga sa inyo eh, hanggat walang ebidensya, hindi muna tayo manghuhusga. Tingnan na lang natin. Pero mga kaibigan, ito. May sinabi siya kahapon sa kanyang regular na Sunday radio show na, by the way, kahapon yung final telecast. Okay? Kahapon yung final telecast ng kanyang radio show. Ang sinabi niya, outgoing Vice President Leni Robredo looked back at her 6-year stint as the country's second highest official, saying she had no regrets despite the difficulties faced because she was up against the administration. Wow! Parang siya pa biktima. Sabi niya, looking back, iyong lahat ng kahirapan na binigay sa amin. Wow! Wow, siya pa raw yung pinahirapan. Nakakahiya. Actually, iyon ang nagpahusay sa amin. Siyempre, mas gugustuhin namin mas madali. Mas gugustuhin namin kapag kailangan sana ng tulong ng opisina, tutulungan kami. Yun ang sabi niya. Pero dahil hindi kami tinuring nakakampi, hindi kami naturing nakabahagi ng pamahalaan, natuto kami na maghanap ng paraan. And to my mind, iyon ang nagpahusay sa amin kasi kapag mahirap ka, nagiging mahusay ka. Pag nahirap ka o kapag nahihirapan. Iba kasi yung pag mahirap. Sorry. Pero iba kasi yung pag mahirap or yung kapag nahihirapan, magkaiba yun. Kapag nahihirapan ka, nagiging mahusay. Kasi napapractice mo ng mas, nakakahanap ka ng mas maibang paraan para matapos ang mga task. Diba? Mas nagiging innovative. Ayan. Pag nahihirapan. Diba sabi nga lang, necessity is the mother of all inventions. Kaya yun. Pero pag mahirap, hindi ko alam. Tapos sabi pa niya, ayaw na namin ikwento pa iyong dinaanan pero sa amin iyon ang blessing. Ang kahirapan talaga iyong blessing sa amin. Nahirapan pa daw siya mga kaibigan. Bakit daw siya nahirapan? Kasi kinukontra daw siya ng Administrasyong Duterte. Nakakahiya naman. Hindi ro kasi sila tinuring nakakampi. Ano kayo tuturingin nakakampi? Lahat ng galaw ng administrasyon, binabatikos nyo. Diba? Paano kayo ituturing nakakampi? Kung lahat ng ginagawa ng administrasyon, binabatikos nyo. Kayo pa rin ang biktima? Kayo pa rin ang biktima? Ending? Kayo pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon? Kayo pa rin ang hindi nabibigyan ng panahon at ng oras? Talaga, madam? Nakakalimutan niya na pagkaupong pagkaupo ni PRRD, pinapanood pa natin mga kaibigan. Tinawagan siya sa interview mismo kasi yung mga press kinukulit si PRRD. Kulit ng kulit ang tanong ng tanong. Ang sinasabi, ano po ang posisyon na ibibigay nyo kay VP Leni Robredo? Ilang araw pa lang nakaupo si PRRD nun. Ano pong posisyon? O, di ginawa ni PRRD. Tinanong yung kanyang staff. Alam mo ba yung number ni VP Leni? Kinuha, tinawagan. Ma'am, ibigay ko po sa inyo yung HUDCC. Okay lang po ba? O, diba? Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? O. Tinawagan siya. Ma'am,
okay lang po ba ma'am? Kayo po ang mag-chairperson sa HUDCC. O sabi, okay po, Mr. President, walang problema. O awa ng Diyos, after 6 months, umalis, nag-resign. Ayan, nag-resign siya. After 6 months. July siya nag-umpisa. Actually, hindi pa nga 6 months eh. 5 months. July siya nag-umpisa, nag-resign siya, December. Hindi, di ba? So, mga biktima hanggang dun. Sabi ni Lenny, bakit daw siya nag-resign? Your directive for me to desist from attending all cabinet meetings has effectively made it impossible for me to do my job. Remaining in your cabinet has become untenable. Sa Tagalog, mga kaibigan, kung mananatili ako sa pagiging miyembro ng iyong gabinete, ay mahihirapan ako ng sobra-sobra. Talaga? Untenable eh. Iba pang terminology dyan, parang ano, hindi ko matitiis. Yan. Hindi ko kayang tiisin na manatili pa bilang miyembro ng iyong gabinete. Yun, untenable. Ano pala totoong kwento? Sinisinya kay PRRD. Ano daw ang totoong kwento? Ayon sa Reuters, Philippines Vice President quits cabinet. Bakit? Dahil citing plot to steal job. So gaslighting ang peg natin. Philippine Vice President Lenny Robredo announced on Sunday she would resign from her cabinet post citing major differences with President Rodrigo Duterte and suspicious that a plot was underway to unseat her from the number 2 job. Meron daw plano na siya ay tanggalin bilang vice presidente. The president and vice president are elected in separate contests in the Philippines and Robredo was not Duterte's running mate. Anong sinabi? I had been warned of a plot to steal the vice presidency. I have chosen to ignore this and focus on the job at hand. Ang sabi ni Lenny Robredo. Sa Tagalog, and ako'y napagbalaan na meron daw plano na ako ay i-impeach o tanggalin sa pagka-vice-presidente. Hindi ko pinapansin yun dahil gusto kong tumutok sa trabaho. But the events of recent days indicate that this plot is now being set in motion. Yung mga aganapan daw sa mga araw bago umabot sa punto na to, eh, kumumpirma sa kanya na siya daw ay tatanggalin. Ah, wow! Talaga? Natanggal ka ba? Napatunayan ba tong statement na to? Meron ba talagang ouster plot maliban sa election protest? Mga kaibigan, an ouster plot is different from an election protest. Ulitin ko, an ouster plot o yung impeachment o pagpapatanggal ay iba sa election protest na ifinal sa kanya ni now President Bongbong Marcos. Magkaiba po yun. Ang ouster plot po ay illegal. Ang election protest po ay legal. Ngayon, meron na bang magpapatunay? Meron bang magpapatunay na ito ay totoo? Meron ba? Wala. Hanggang ngayon, nakabuo nga siya ng term niya. Imagine, fake VP ka, nakabuo ka ng term mo. Tindi, men. Tindi. Robredo said she had clashed with Duterte over his policies including his war on drugs, which has killed over 2,000 people in the past 5 months and his push to reinstate the death penalty. Ayun. Excuse me, hindi pala sila nagkakasundo ni PRRD sa pulisiya. Yung palang tunay na kwento. Tsaka meron daw ano? Tsaka meron daw ouster plot. Hindi. O sige, mabait si PRRD. By the way, hindi pala ako nakapag-live kahapon. Sa salamat PRRD, pasensya na po.
marami po tayong nasikaso kahapon. Pero, Mr. President, ha, thank you very much. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsilbi ng 6 years bilang Pangulo ng Pilipinas. And mabait si PRRD, mga kaibigan, binigyan ng second chance. Ha? May second chance, mga kaibigan, ng lola nyo. May second chance si Lenny. Di kinikriticize, di ba? Ang tagal binabatikos ni Lenny Robredo yung war on drugs, di ba? Simula 2016 hanggang 2018, if I'm not mistaken, 2017-2018. Tagal. Tagal niyang binatikos yan. O anong ginawa ni PRRD? Eh di mag-ano ka, chairman ka ng ICAN. Di ba? Ang hilig mong magkukuda. Akala mo, madali lang tong war on drugs, ha? Sige, upo ka. Maging co-chair ka. Co-chairperson ng ICAN. Yun. Ano nangyari? Awa ng Diyos, isang linggo lang. Terminate. Isang linggo lang siya umupo. Tanggal. Mga kaibigan. Imagine. Simple lang ang gagawin mo. You only have to put your money where your mouth is. Gawin mo lang kung ano ang iyong sinasabi. Hindi mo pa nagawa. Nag-umpisa siya November 6, 2019. Okay. Tapos, by November 24. Tama, 24. Tanggal na siya. Dapat isang buwan, no? Diba? Anong ginawa niya sa almost 1 month? Alam niyo kung bakit siya natanggal dito, mga kaibigan? Alam niyo bakit siya natanggal dito? Simpleng-simple lang naman eh. Simpleng-simple lang ang nire-request ni PRRD. Ano kasing nangyari? Ito, November 13. She meets with United States officials, mga kaibigan. Such as members of the U.S. State Department's International Narcotics and Law Enforcement Affairs, the USDEA, the US FBI, and the U.S. Agency for International Development or USAID, also known in the covert name CIA, and they discussed the possibility of amending the country's anti-narcotics law. Alam nyo mga kaibigan, meron pang isang kwento dyan. Mapakita ko sa inyo. Wala dito. Ngayon ko lang naalala sa gitna ng live stream natin. Papakita ko sa inyo. May naalala pa ako in reference dito sa pag-amyenda ng narcotics law. Why not decriminalize drug use? VP urges government to study Portugal's move. Vice President Lenny Robredo suggested on Friday, April 23, 2017, that the Philippines look at the example of Portugal, which made the radical decision of decriminalizing drug use in 2001. Leading to lower drug-related deaths and declines in drug abuse among its citizens. Tama ba naman yan? Bakit ganun? Anyway. Kasi mga kaibigan, kung titignan kasi natin yung... I think ang napanood ko nun was Amsterdam. Amsterdam at saka... another European country, I forget. Dinicriminalize nila yung drug use. Ang ginawa nila, nagbukas sila ng mga clinics. So isipin nyo mga kaibigan ganito. Ganito na lang para simple. Yung konsepto ng drug din ay ginawa nilang legal. So may mga bahay o may mga clinic na inapointa nila ng mga nurse, nilagyan nila ng mga doktor, nilagyan ng mga cubicle, okay, may special, may cubicle.
tumigil. Nilagyan ng mga maliliit na sofa, na kama. Anong ginawa? Doon ngayon nagsushoot ng drugs si drug addict sa mga clinic na yon. Ngayon, pag may nag-overdose, nandiyan na yung nurse, nandiyan na yung doktor, pak! O, di masasalba nga naman ang buhay. Yung buhay. Eh, yung paggamit ng drugs. Yung social effect nung paggamit ng drugs na para makakuha siya ng kanyang droga, eh magnanakaw siya. Hindi ba naisip yun? Na merong mga tao na desperadong gumamit, na willing silang ibenta lahat ng kanilang ari-arian, iwanan yung kanilang pamilya, magnakaw at pumatay, para lang makabatak. Yun yung social effects nun eh. Sige, sabihin natin na bumaba ang mortality rate ng mga adik. Sabihin natin ganun. Eh yung social effect niya. Merong mga tao, ngayon pa nga lang nangyayari na eh. Wala pa yan. Wala pa tayong legalized drug clinics. Nangyayari na yan. How much more pag nagkaroon ka na ng drug clinics? Yun yung naging proposal at one point. Hindi naman nangyari. Kaya nawala ng tiwala ang law enforcement kay Lenny. Dahil kinausap niya, una kinausap niya ang US and then may nakipag-usap siya sa UN. Nawalan ngayon siya ng tiwala ang PNP kay Lenny. Kasi mas inuna pang kausapin ni Lenny yung mga nasa ibang bansa kaysa kausapin yung mga nasa Pilipinas na nakikipagbakbakan harap-harapan sa mga drug pusher. Nakikipagbakbakan sa mga drug lord. Kaya yun. So, nawala ng tiwala. November 17, sinabihan siya ni PRRD na pwede kang matanggal dyan kung magsishare ka ng classified information. Wala, hindi na talaga na ibalik ang tiwala. Duterte reveals he does not and cannot trust Robredo because she is from the opposition. Ayaw niya mag-resign, o di tinanggal siya. She's been given so many chances. Dahil yung pagkakataon binigay sa kanya, mga kaibigan, para patunayan na mali ang pananaw sa kanya ng administrasyon, mali ang pananaw sa kanya ng mga tao, etc., etc. Pero, hindi niya tinake advantage eh. Anong gagawin natin? Tapos ngayon, may ganito pa siya. Natawa ako dito. Ano to eh, isa to sa mga binanggit niya nung Sabado. Natawa ako dito, promise. Sabi niya, meron daw siyang 4-point plan para masolve ang fuel price crisis. Kasi di ba, taas na ng gasolina. Kanina, nagpa-full tank ako. Maabot ako 5,000. Full tank lang. Oh my God, yung full tank na yun, 3 weeks lang sa akin yun. 2 weeks, 3 weeks. Pero, gosh! Di ba? Ang mahal ng gasolina. 89 pesos na ang diesel, if I'm not mistaken. Tapos may discount pa ako nakuha kasi 5,000 discounted na yun. Discount sa kanya sa banks. But anyway, ang mahal talaga ng gasolina, mga yun, ng krudo. Mahal, mahal, sobra. Ito daw yung kanyang suggestion, sabi ni Len, sabi ni Madam. 4-point plan to solve the fuel price crisis. Number one, agarang ayuda sa transport sector kasama pati ang TODA at delivery riders. Tama. Gagawin din ni PBBM, sinabi na niya yan. Diba? Pinagtatawanan nga si PBBM kasi nung tinanong siya, paano niyo po matutulungan, paano niyo po mapababa ang presyo ng gasolina? Sinagot niya daw, kailangan daw national ID. Di nagtawanan yung mga dilawang pink. Bakit daw kailangan ng national ID? Kung di ba naman kayo isang tangat kalahati, paano natin mamomonitor yung binibigay nating ayuda sa transport sector kung walang national ID? Isang sa mga solution yan. Kasi nga, magbibigay nga ng ayuda. That's one. Ito yung nakakatawa. Pagsuspindi ng excise tax, socialized tax, at pagbaba ng buwis. Okay. Ito ngayon, bakit nakakatawa yan, mga kaibigan? Okay. Ganito kasi. Gusto mo magbigay ng ayuda.
Diba? Gusto mong bigyan ng ayuda, wala problema dyan. Plano din ni PBBM yan. Wala problema dyan. Carry yan. Tsaka kukuha ang pondo. Tinga. Tsaka kukuha ang pondo. Ang epekto po kasi ng excise tax, mga kaibigan, pag sinuspend mo yung excise tax, mababawasan ng, if I'm not mistaken, 5 pesos ang ating fuel prices. 5 pesos, mga kaibigan. 5 pesos. Mababawasan. Okay. Ngayon, mga kaibigan, bakit hindi kinoconsider yan ni PBBM? Kasi kapag nagbawas ka ng tax, across the board yan. Lahat ng tao, mababawasan ng 5 piso kada litro. Lahat ng tao. Eh, hindi naman lahat ng tao nahihirapan magpa-full tank. Hindi lahat. May middle class ka. Meron kang lower middle, may upper middle, at meron kang, meron lower middle, may upper middle, at meron kang elites, class A. So, meron kang chunk na kayang magbayad ng excise tax. Pag binawasan mo yung excise tax, pag sinuspindi mo yan, mababawasan na yung kita ng gobyerno. Pabor pa sa amin na kayang bumili ng gasolina. Sino ba ang nahihirapan magpagasolina? Si tricycle driver, si jeepney driver, si taxi operator, kung sino-sino pa, na medyo nasa below the middle class. Class C, D, and E. Ako, afford ko magpa-full tank. Walang problema sa akin yan. Siguro mga once a month, kaya ko mag-full tank. Once a month. Kaya ko yan. Eh, yung mga nasa ilalim, C, D, E, sila yung medyo hirap. So, ibig sabihin, babawasan mo lahat ng pondo, babawasan mo yung suspindi mo excise tax, yung mga tao makakabayad, hindi na rin sila magbabayad ng excise tax na sobra. Yung mga nasa ilalim, CDE, hindi na rin sila magbabayad ng excise tax. O itong mga nasa ilalim na CDE, gusto mong paayuda. O ito yung nasa upper middle, pataas, kaya magbayad ng excise tax. Ito nasa ilalim, hindi kaya magbayad. Itong mga nasa ilalim. Saan ka ngayon kukuha ng pondo para dito? Diba? Wala. Kasi sinuspindi mo yung excise tax eh. Sinuspindi mo eh. So, ang gawin mo, ganito. Signalin mo yung excise tax nito. Tapos, asikasuhin mo yung national ID system. Bakit? Para alam natin kung sino ang mga nasa CDE. At doon mo ibigay yung excise tax na nasa ilalim. Ganun po ang kailangang strategy. Yan po. Yun po ang kailangan strategy. Kaya po nakakatawa to. Itong parte na to, magbibigay ka ng ayuda, pero isususpindi mo yung excise tax. Saan mo kukunin yung pangkuha mo ng ayuda? Pambigay mo pala ng ayuda. Ay, di mo na. Kung ano yung, wala pong pasok na pera sa excise tax eh. Instead na ilipat mo yung excise tax ito sa ilalim, may pang-ayuda ka dito, o kahit may excise tax ka, okay lang. Kasi, no offset yung excise tax. Diba? Ano ba dyan? Pinagyayabang nila, ekonomista daw. Mahusay daw siya ekonomista. Sige na lang. Anyway, at least yung kay PBBM, at least yun, realistic yun, mga kaibigan. Practical. Diba? Practical. Pwedeng, madaling gawin. O ito, pagsulong ng service contracting kapalit ng boundary system. Okay, malinaw yan. Okay yan. Pero, saka ito, itong dalawa, magkasunod to eh. Paglipat sa electric vehicles gaya ng e-jeep, e-trikes at e-buses. Ito pong dalawa na to, mga kaibigan. Ha, ito po, matagal nang gustong gawin yan ng LTFRB. Matagal na. 2017 pa lang or 2018. Matagal nang gustong gawin to ng LTFRB. Gawing empleyado ng mga operator ang mga jeepney driver. Ayan, service contracting. Yun po yun. Gawing pasahuran ang mga jeepney driver. Matagal na yan. At lalo ito, paglipat sa electric vehicles, matagal na rin yan. Ito po yan, mga kaibigan, PUV modernization.
na project ng LTFRB. Ano pong meron dyan? Bibili. Bibili si operator ng bagong jeep. Nagkakahalaga ng 1.4 to 2M yata, if I'm not mistaken. 1.4 to 2 million. Ang bigat naman yan, coach. Napakamahal naman ng jeep na yan. Bakit? Kasi kumpara sa diesel-powered na jeep, ito po ay solar. Solar jeep. Every 100 kilometers ang kanyang range. 10 oras lang ang charging. 20 ang kayang iupo. 45 kilometers ang top speed. Hindi mo kailangan magmadali para mag-jeep. Hindi mo kailangan ng sobrang bilis na sasakyan. Kailangan mo lang yung tumatakbo. Hindi mo kailangan maipagkarera para mag-jeep. Kailangan mo lang tumatakbo ng maayos. Okay na yung 45 kilometers. Anong sabi ni Lenny dyan? Ano sabi ni Lenny? Puntaan natin sinabi ni Lenny. 2020. Modern jeepneys are here, but VP Lenny asks, what about traditional jeepney drivers? Ayan na yung star 8, oh. Paano naman daw yung mga luma? Paano naman daw yung mga dati ng driver? Paano naman daw sila? Ayan, oh. Ngayon ka magsasabi niyan? Paglipat sa electric vehicles, eh bago pa mag-pandemic, gusto nang gawin yan. Bago pa mag-pandemic, gusto nang gawin to. Wala pang pandemic. Tapos ngayon, bababa ka sa posisyon, sasabihin mo, ah, kailangan ganito. Eh, noong 2020 lang, tinututulan mo yan. June 22, 2020. Tinututulan mo yan. Hanggang nung kumandidato bilang pangulo. Huwag na muna natin i-improve ang mass transport system. O, paano na? O ngayong kailangan na siya, dahil kinontra nyo noon, ngayong kailangan na siya, dahil mahal na ang krudo, mahal na ang gasolina, eh magbibida-bida tayo. Bida-bida na. Bida-bida. O, service contracting, tapos paglipat sa electronic vehicles. O, bida-bida tayo ngayon. Diba? Pero nung gagawin noon pa, 2017, 2018, 2019, 2020, tinutulan nyo. Sinasabi nyo, pabigat sa mga driver, pabibilihin pa ng bagong sasakyan, etc., etc. Matindi. Tapos, ito pa, may bago pang sinabi kanina lang din. Give OVP a bigger role, sabi ni Lenny Robredo. Sabi niya, we need to think up ways to expand the mandate of the Vice President because it would be such a waste, especially if you're not that creative. Sayang naman daw. As I have mentioned several times, when I first entered the OVP, I realized that the office is really just ceremonial, which is true. Ceremonial po talaga siya. Sara Jenica Turiba, salamat sa super chat. Queen of inconsistency talaga si Madam. Buti na lang hindi talaga siya nanalo. Totoo. Sabi, as I mentioned several times, when I first entered the OVP, I realized that the office is really just ceremonial. It really doesn't have a clear mandate. But I told my staff that we cannot just waste the next 6 years if we do not maximize the opportunity to help. Yun ang sinabi ni Lenny. Tapos, binild up ngayon siya ni Inquirer. Sabi, several observers credit Robredo, who before running for office was a development worker and a lawyer, oh my God, for changing the way the OVP traditionally functions. Wow, ganda ng build up, ha? Ito pa yung nakakatawa. Despite a meager budget, okay, sabi niya, looking back, I think every challenge thrown at us was what made us good at our jobs. Ito na yung kanya, sinabi niya kanina. Robredo had accomplished all these despite a meager budget and a hostile administration. Meager budget talaga. Maliit talaga ang budget mo, Lenny. Alam mo ba, nung mga kaibigan na bago siya bumaba bilang vice president,
ang budget niya was almost 1 billion. Kumpara natin kay Binay, 2011, 185 million, first year. 2017 kay Lenny, 428 million, times 4 agad. More than, and almost 4 times. Ah. Ang laki ng budget ni Lenny. Kumpara mo kay Binay, ang ending niya almost 900 million yata eh. Basta almost 1 billion. It's not exactly 1 billion. Parang mga 800, 900 million yata ang budget ng OVP bago siya bumaba. Salamat kay Drilon. Tapos, despite a meager budget, talaga, despite a meager budget, maliit ang budget mo. Ceremonial ka na nga lang eh. Ceremonial ka na lang. Ceremonial office ka na nga lang. Pero napakabait pa ni PRRD. Binigyan ka pa ng almost 1 billion na budget. Pumayag si PRRD doon, mga kaibigan, na pinirmahan niya yung GA. Pinirmahan niya yung General Appropriations Act for 2022. 1 billion. Excuse me. For a ceremonial office. 1 billion, mga kaibigan. Almost 1 billion. And mga kaibigan, ha, ito pa, sasabihin niya. Ito sabi niya, di ba? Kailangan daw i-expand ang mandato ng Vice President. Okay. Magagawa lang yan kung papayag kayong mga liberal sa charter change. Papayag ba kayo? Tanong. Papayag ba kayo sa charter change? Kasi po, sa ating konstitusyon, ang Vice President talaga is only a ceremonial office. Nag-iintay lang talaga siya. At according sa ating konstitusyon, bibigyan lamang ng assignment ng Pangulo ang Vice Presidente. Wala siyang active role, essentially, mga kaibigan, ang Vice President. Ang trabaho lang ng Vice President ay mag-intay na maging presidente kapag ang presidente ay incapacitated or namatay. Doon lang talaga siya papasok. Payag ba kayo? Kayong mga liberal? Eh kayo nga, mahal na mahal yung 1987 Constitution eh. Ayun, ang tagal-tagal nang gusto i-cha-cha yan, ayaw niyo ipa-cha-cha yan eh. Papayag ba kayo, mga liberal, sa ganyan? Hindi kayo papayag, mga liberal, sa ganung setup. I'm sure na hindi kayo papayag ng ganun. Eto. VP Lenny gets highest disapproval low trust rating in publico survey. 4 hours ago, mga kaibigan, ano sa Pinungs? Alas 7, 7:23. Ang tindi, mga kaibigan. Si Lenny talaga is the gift that keeps on giving. Ito sabi niya, ni Global Daily Mirror. Outgoing Vice President Lenny Robredo scored the highest disapproval and low trust ratings among the top 5 government officials in a survey conducted by Publicus Asia. June 16 to 22. Kanina lang ni-release, mga kaibigan. 37% of 1,500 registered voters disapproved of her overall performance. Nakakahiya sa build-up ni Enquirer.net talaga, promise, na mababasa mo lang na si Lenny Robredo ay meron 37% na pinakamataas na disapproval rating. Publicus poll indicated that Robredo got the highest total low trust rating with 37%. So sa limang sinurvey, PRRD, Alan Velasco, Tito Soto, Alexander Gismundo, at Lenny Robredo, si Lenny Robredo ang pinaka-distrusted
37% mga kaibigan. Tindi. So disapproval naman mga kaibigan. Si Lenny Robredo has the highest distrust rating, 37%. Pangalawa si Velasco. Pangatlo si Soto at Gizmundo. At panghuli si PRRD. Ang tindi ng survey, lamang na lamang. Sayang ang build-up ni Inquirer. Sayang talaga. Ang build-up ni Inquirer. Oh my God. Ngayon mga kaibigan, nakakatawa na lang yung mga ano. Kumbaga, last three days na lang ni Lenny. Nagpapatawa pa talaga siya. Kuminsante. Ngayon mga kaibigan, last four days na ni Lenny. Sa last four days ni Lenny, anong ganap? Bakit hanggang dito, wala pa rin tayong makitang value sa mga sinasabi niya? Wala pa rin halaga yung mga binabanggit niya? Wala eh. Wala talaga mga kaibigan eh. Kahit ipilit mo, wala talagang halaga. Wala talagang halaga. And now, I quit. Hindi man, I quit. Pero ipinapasa na niya yung responsibilidad ng pagmamando sa Liberal Party dahil isa na lang yung highest elected eh sa Liberal Party, si Risa Ontiveros na lang. Senador pa. So, technically, si Risa Ontiveros will be the chairperson na of Liberal Party. Abangan na lang natin yun. Kung papayag siya, kasi akbayan siya eh. Bayan si ano eh, si Risa Ontiveros eh. Hindi natin alam kung dilipat ba siya ng partido o is akbayan ba a parallel group of Liberal Party. I don't know. Hindi ko alam. Promise. Kasi ang alam kong magkapatid, mga kaibigan, yung CPP at saka yung akbayan, magkapatid yan. Nagkaiba lang sila ng approach. Yung isa, pumili ng Revolusyonaryong Makabayan, yun ang pinili nila. Yung isa naman, Revolusyong Sibil. Sibil? Ano? Peaceful Revolution yung pinili naman ng isa, yung Akbayan. So parang ganun. Tingnan natin kung Risa Ontiveros can effectively lead yung bagong Dilawang Pink. Let's see. It still bears to be seen. Sabi nga nila. Sarap daw mag-swimming sa likod. O nga, hindi pa nga nag-swimming. Dumating kami dito. Late na kasi kami dumating dito. So, ang unang-una kong ginawa nung dumating kami dito ay mag-research. Wala talaga akong choice. Kundi mag-research ng topic na pag-uusapan natin. Okay na rin. Okay na rin siguro to. Kahit pa paano. Binuhay ulit ng ilaw ng pool. Buti pa yung ilaw ng pool no, nabubuhay kayo. Sana sa pinag-uusapan natin, di ba? Ano ba kayo? Salamat, ha? Ryan Enicose, salamat sa iyong stars. Chai Martinez Robinson. Virginia Furuya, salamat din po sa iyong stars. Oy, meron pa isa. Salamat po sa Ma'am Virginia Furuya. Sa stars, Eva Alagao. At tapos sa Benito Tapiseria. Yung kanina. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow on our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye!